Hello guys, welcome to my YouTube channel, Akshu TV. Bago ang lahat, maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa akin. Sana po patuloy nyo pa akong susuportahan. Maraming salamat po. At ito po ang missing piece daw ng Warriors na kailangan ay si Dwight Howard lang po. At si Banyama kailangan ng mag-hook shot. Well, ang Warriors shot. Hanggat nandyan nga ang kanilang big three ni Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green, hindi natin sila pwedeng ibaliwala at sabihin na hindi sila isang contender sa NBA. Ganun pa man, isang bagay nga ang tiyak. Kaya nilang sabayan ang kahit na anong team na gagamit ng small ball lineup. Kaya nga nila itong talunin. Ngunit ang kahinaan nila ay ang mga teams na may mga lehitimong big man. Nakita nga natin sa Sacramento Kings na nahirapan sila ng husto kay Domantas Sabonis. At hindi naman sila nakalusot kay Anthony Davis at sa Lakers. Sa Western Conference ngayon ay tila ba given na. Na kung gusto mong makaabot sa NBA Finals, kailangan mong talunin ang arguably the best player in the world today na si Nikola Jokic, na isang center makaibigan at halimaw sa pinta. Hindi nga itong kakayanin ng small ball lineup, kaya naman kailangan nga ng Warriors ng versatility. Ibig sabihin nito ay kaya dapat nilang maglaro ng small ball at kaya din nilang maglaro ng traditional lineup. At ang sasagot nga dyan sa problema ng Warriors ay ang free agent at multi-time defensive player of the year winner Dwight Howard. Ang Warriors ay may mga bakanting pwesto pa sa kanilang roster. Pwede nga nilang kunin si Dwight Howard bilang paghahanda sa mga team na may mga lehitimong big man. And with Chris Paul on your team, kaya niyang ambigyan ng easy 10 to 20 points ang isang athletic na center gamit lamang ang mga pick and roll plays. Sa ngayon ay si Kevon Looney pa lang nga ang legit center nila at masipag nga ito. Ngunit hindi pa gaano maaasahan pagdating sa depensa. Sa palagay nyo ba ay dapat na kunin ng Golden State Warriors si Dwight Howard? Habang si Victor Wembanyama naman ay may height nga na 7'5" tuwing nakasapato siya. At yun nga ang susukatin natin na height niya dahil hindi naman siya maglalaro sa NBA ng nakapaa. Anyway, noong Summer League nga ay madaming beses natin siyang nakita na nafa-foul tuwing tumitira ng jump shot. At ito ay dahil sa kanyang tangkad. Dahil siya ay may standing reach na 10 feet. Ibig sabihin kapag tumayo siya at tinaas niya ang kanyang kamay, ito ay may taas na 10 feet mga kaibigan. Kapag tumalun pa siya, almost 12 feet na nga ito. Sa NBA mga kaibigan ay bilang lamang ang players na abot ang 12 feet. Kung naaalala nyo nga ay sobrang big deal na noon ang mag-dunk si Dwight Howard sa 12-foot rim dahil hindi nga ito madaling gawin. Well, si Wemby kapag tumitira siya ng jump shot ay halos ganito kataas ang kanyang kamay. So kung ma-perfect niya nga ang dribble pull-up na mala KD, halos unstoppable lang ang move na ito. At nagpapakita nga siya ng capability nito. Kailangan niya lamang maging consistent. Kung puposting nga siya at mag-fade away o kaya naman step back, kahit nga si Giannis at AD ay mahihirapan na maabot ito. Well, hindi lang nga yan. Dahil ayon kay Wemby ay ine-ensayo niya ngayon ang skyhook. At hopefully ay magamit niya nga daw ito someday. Ang skyhook nga ay kinikilala bilang the most unguardable move noon na pinasikat ni Kareem Abdul-Jabbar na nakitang kausap ni Wemby noong Summer League. Kung ma-perfect nga ito ni Wemby, naku mga kaibigan, automatic nang kailangan siya i-double team palagi. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Oh, napakahirap na dipinsa niya si Wemby Banyama kung ganyan ang mangyayari. Pag-aralan niya yung hook shot, napakahirap siya. Paano pa dipinsa niya si 7'5 footer?